Hindi po ang magandang umaga sa inyong mga naririto sa atin sa pambansang Dambana, gayon din sa mga patuloy na nakikiisa sa atin via live streaming, lalo tigit ang mga kababayan nating OFW. Kayo po ba ay nagkita na ng anghel? Gumising ho kayo, baka pag-gising ninyo, anghel na ang katabi ninyo. Nakita na kayo ng anghel? Hindi pa. Hindi pa rin ako nakikita ng anghel. Pero nakaramdam na kayo ng anghel. Mga minamahal, ngayong araw na ito ay pinararangalan ng ating mga anghel na tagatanod. At isa ito sa pinakaunang panalangin na natutunan natin sa school o sa ating unang katesismo, anghel ng Diyos, tagatanod kong mahal, nang dahil sa pag-ibig niya ako sa iyo ibinigay. Sa araw na ito, sa piling ko'y baglumisan, ako'y tanglawan at ingatan, pangunahan at pamatnugutan. Amen. Parang hindi ninyo alam. Ang alam ninyo, English. Private school pala kayo pumasok. Ano? Oo, English. Hindi tayo nakikita ng anghel. Pero baka nakakalimutan natin, maya't maya, may mga anghel na gumagabay sa atin. Oo, totoo, sadyang may anghel tayong tagatanod. At madalas, tayo ay ginagabayan niya para laging pumunta sa kabutihan. Sabi nga ng ating unang katesismo, kapag tayo ay pumipili ng masama, ang ating anghel ay umiiyak, samantalang siya ay nagsasaya kapag pinipili natin ang kabutihan. At sabi ng mabuting balita ngayon, ang mga anghel na tagatanod ay laging nasa harapan ng Diyos. Hindi pa tayo nakikita ng anghel. Pero madalas, ang inyong asawa parang anghel. Parang ayaw niyong maniwala, no? Anghel yan, maniwala kayo sa akin. Ang inyong kapitbahay, ang inyong kaibigan, minsan ang inyong mga anak, madalas ang ating mga magulang. Sapagkat ang sino man na naghahangad ng kabutihan para sa kapwa ay anghel na maituturing. Oo, minsan nakakagalitan, minsan napapagsabihan, minsan na itatama, pero ang sino man na laging hinahangad ay kabutihan para sa kapwa ay anghel para sa kapwang iyon. Yun po ang isang bagay na madalas nating nakakalimutan. Baka kasi iniintay natin na magkita tayo ng mga nakaputi na may pakpak para sabihin sa ating, ito ang gawin mo. Hindi po mangyayari yon. Pero lagi may mga tao sa paligid magsasabi sa iyo, huwag mong gawin yan. Huwag kang pumunta dyan. Maaga kang umuwi. Huwag ka na kayang pumunta doon. Ang mga tao, tayo, na naghahangad ng kabutihan para sa kapwa ay mga anghel na tagatanod para sa kanila. Kaya't katotohanan ang sinasabi ng mabuting balita, ang mga anghel ay laging nasa harapan ng Diyos. Sapagkat walang sino man sa atin ang makapaghahangad ng kabutihan sa kapwa kung siya hindi puno ng pag-ibig ng Diyos. At kapag ka sinabing kabutihan sa kapwa, hindi naman ito laging masaya. Ito po'y dapat ipinapaalala ninyo sa inyong mga anak. Ang paghahangad ng kabutihan sa kapwa ay laging may kalakip na sakripisyo. Tingnan ninyo, marami sa inyo nagtatrabaho kahit na kayo hindi pinapasalamatan ng inyong mga anak. Marami sa inyo nagsasakripisyo kahit na marami sa inyo hindi naman kinikilala ng inyong pamilya. Yan ang pagiging anghel. Hindi laging masaya, pero lagi
naghahangad ng kabutihan para sa kapwa. Ang paghahangad ng kabutihan, minsan nakakalungkot, minsan nakakapaiyak, parang laging ikaw ang mali, pero gusto mo lang naman ay kabutihan para sa kanila. Huwag kang mananawa, huwag kang susuko, dahil ang isang anghel, kailanman, hindi naghangad ng masama para sa kapwa. Maaaring hindi madali ang pamamaraan, maaaring hindi laging maganda ang bagay na iyong ginagawa para maitamat magabayan ang kapwa, pero lagi ang paghahangad ng kabutihan para sa kapwa ay gawang kabanalan, gawang pang-anghel. Sa banal na misang ito, mga minamahal, habang tayo ay nananalangin para sa ating mga anghel na tagatanod, dumalangin din tayo kay Kristo na ating tatanggapin sa komunyon. Siyang pinuno at siyang pinaglilingkuran ng lahat ng mga anghel. Inyo pong sabihin kay Kristo, Panginoon, bigyan niyo po ako ng lakas at pagtsatsaga upang laging maging anghel sa aking kapwa. Maghangad ng kabutihan, maghangad ng ikabubuti, ng kasaganahan, tanda ng kabanalan bilang anghel na tagatanod ng aking kapwa.